Pagdating sa pagkalikot ng bike, limitado ang mga magagawa mo kung hindi ka bibili or mag-i-invest sa mga special tools. What I mean by special is either bike-specific or yung mga tools na di pangkaraniwan. Ito yung mga tools na hindi basta-basta mabibili sa Ace Hardware. Bakit? Kasi pang bike lang talaga sila. In other words, mabibili mo lang sila sa mga bike shop. Sa video na ito, lilista natin yung mga special tools na tingin ko essential sa mga master kalikotero. I-arrange natin sila in terms of pinakamadalas gamitin to pinakaseldam magamit. Well, base sa akin. At don't worry, hindi ko kayo pabibili ng 10,000 peso na repair stand or yung mga truing stand ng rims. Lahat to, presyong regular tools lang din. Mga ka-Anli, welcome to Quarantine Episode number 3. Pangungunahan ko na kayo, mahirap mag-isip ng content kapag limitado ang galawan. Kaya sana ma-enjoy nyo pa rin itong video kahit medyo hashtag basic. That being said, let's begin. Una sa listahan, tire levers. Teka nga sandali, levers man yan or levers, parehong tama lang yan. Levers kung Seth's Bike Hacks, levers naman kung GMBN. Anyway, bakit number one sa list ito? Unang-una, dapat parte na talaga ng bag mo yan. Mapa backpack, saddle bag, frame bag, basta kung anong dala mo sa ride. Sure, pwedeng magpalit ng gulong nang wala nito, pero ang gaan-gaan lang yan eh. So, wais lang talaga na parati mo siyang dala. Ang tatak nitong gamit ko ay Pro or PRO, which is basically Shimano na rin. Nabili ko siya for 150 pesos only. Sobrang sulit nun dahil sobrang tibay niya. Kahit yung pinakamakukunat na gulong, nailapat nito. Yung akala mo talaga mababali na pero sige pa rin. Maganda rin dito, tatluhan siya at snap-on design pa. Ngayon, merong mga bago nito na may kakombo na. Tulad nito na may kasamang Master Link Remover. Speaking of Master Link or Missing Link Tool, yan ang pangalawa natin sa listahan. Alam nyo, marami naman talagang diskarte or hacks sa pagtanggal ng Master Link. Pero hindi ko pinagsisisihan ito. Ang laking time saver kapag meron ka. And believe me, mas kaganahan kang magtanggal ng chain kaya mas magiging thorough ang paglinis mo sa ibang components. Itong park tool na gamit ko, medyo may kamahalan. Pero may mga mura namang alternatives. Tulad nga nitong 2-in-1 na tire levers at missing link tool. Ang talino ng design. However, iba pa rin talaga yung pliers type. At isa pa, hindi ko pa pala nasusubukang ipangsikwat ng goma ito, so hindi ko masasabi kung matibay. Try nyo i-search yung bike hand na brand or yung risk sa Shopee. I believe nasa 200 to 300 lang yung mga yon. Itong number 3, medyo alanganin akong i-categorize as bike specific. Ang tinutukoy ko ay yung Torx wrench or yung parang bulaklak na pantanggal ng brake rotor bolts. Okay, bakit alanganin? Standard kasi talaga ang Torx. Hindi lang siguro kasing laganap dito sa atin ang gamit. I'm sure mabibili ito sa Ace Hardware. Kung wala yung standalone, baka meron yung kasama sa isang set. Lalo na dun sa mga dibala na tanggalable yung dulo. That said, hindi mo kailangan bumili ng katulad nitong sa akin na magkabilaan pa. Actually, ang bilhin mo na lang ay yung multi-tool. Siguradong meron niyang Torx. Tapos ito meron pa pala. Ito yung pang next level katamaran. Number 4 na special tool, yung chain breaker. As the name implies, pamputol ng kadena. Of course, kung magpapalit ka ng kadena, which you should, regularly, kailangan mong i-adjust sa tamang haba. Gone are the days na buo pa ang mga kadena. By this, I mean nung hindi pa uso yung missing link. Yun talagang kailangan mo ng ganito, kasi ito na rin yung pangkabit ng master pin. Itong sa akin, ito na siguro yung pinakamurang mabibili. Well, overdue na ito sa upgrade actually. Hindi lang nahaharap. Ang problema naman kasi dito sa gamit ko, sobrang liit. Halos walang leverage. Minsan ginagamitan ko pa to ng yabe kapag sobrang tigas nun chain. If ever, I suggest kuha kayo nung mas malaki. Marami na ring available. Sa Lazada or Shopee lang, ang daming mapagpipilian. Of course, available din ito sa most bike shops. Number 5 naman, yung chain whip. Pero teka, hayaan yung i-combine ko ang number 5 at 6 kasi partners in crime sila. Kung 5 yung chain whip, 6 naman yung cassette remover.
Yung chain whip yung pangontra sa cogs habang kinakargahan mo ng pwersa yung cassette remover. Pero sige, i-dumb down pa natin. Step 1, isalpak ang cassette remover sa harap ng pinakamaliit na cog. Side note, isa lang ang pwedeng pasok niyan, so common sense na lang. Step 2, i-position ang chain whip like so, similar sa pwersa ng kadena kapag umaandar ang bike. Step 3, gamitan ng yabe yung remover para maikot at ma-unscrew yung lock ring ng cassette. Suggestion ko, gamitan nyo ng pinakamalaking adjustable wrench aka katala na mahanap nyo. O diba? Easy as pie! Kung pasikip naman, meaning clockwise, hindi mo kailangan gamitan ng chain whip kasi natural na tutukod yung hub. Yung cassette remover, napakaliit lang niyang pyesa so malamang mga nasa 50 lang yan. Doon pa lang sa gagastusin mo habang pabalik-balik ka sa bike shop para lang magpatanggal ng cogs, bawi na kaagad yung gastos. Yung chain whip naman, ang suggestion ko is kumuha kayo ng may kakombo na rin. Etong sa akin, may pedal wrench sa dulo. Meron din ako nakitang bottom bracket remover naman yung nasa kabilang dulo niya. Number 7 sa list ko, isang napakaliit na device, valve core remover. Actually itong gamit ko, Zefal yung brand niya at libre lang siya sa tubeless valve set. So pang Presta valve lang din siya. Kung gumagamit pa kayo ng Schrader or both, try nyo maghanap ng baliktaran na. Ngayon, bakit madalas pa rin itong magamit? Relatively. Dahil sa tubeless setup. Yung valve core yung tinatanggal kapag gusto mong padaanin sa pito yung sealant. Tapos kapag bibirahin mo na rin ang pressurized air, dapat nakatanggal din yung core para mas abrupt yung pasok ng hangin. Anyway, makikita mo lahat ito sa Sagmit tubeless setup na video ko. By the way, natanggalan na rin ba kayo ng valve core matapos magbomba ng gulong? Kadalasang nangyayari ito dun sa mga gumagamit ng Schrader to Presta adapter na Deroscas. Minsan kasi sumasama yung valve core sa adapter. Tapos ayun, bad trip, ubos lahat ng kinarga nyo. Number 8, bottom bracket remover. Ito pwede na sanang hindi isama, lalo na kung may malapit namang bike shop sa inyo. At isa pa, ang dami kasing klase, kumporme sa bottom bracket standard na gamit ng bike mo. Tulad nitong isa ko, yung pang old school na cartridge type. Isang beses ko lang nagamit, tapos wala na. Pero sa mundo ko, ang pinaka-common ay yung pang Shimano na Hollowtech. Itong nabili ko, attachment lang siya sa ratchet, kaya mura lang, so sulit na rin. Isa pang example, itong pang race face naman. Akala mo kapareho lang nung sa Shimano, pero mas malaki pala ang wala. Basta ang daming kalokohang standards na nilalabas ng mga manufacturers, kaya ang gulo. So kung bibili kayo, siguraduhin nyo munang masusulit nyo. Baka kasi kung mag-upgrade kayo, ibang bottom bracket na naman. So panibagong tool na naman yon. Meron pa nga pala yung mga press fit type tulad nitong sa Giant Trans ko. Ito actually wala akong pantanggal at pangkabit, pero pwede sa improvised bukpok at ipit method. So ayun, walong special tools na. Bago tayo magtapos, meron tayong isang honorable mention at isang bonus. Yung honorable mention, spoke wrench. Ito yung pansikip at panluwag ng nipples ng wheelset. I'm sure meron sa inyong madalas gumamit nito. Pero ako, ginamit ko lang para mabaklas yung stock wheelset ng Giant Trans. Para makuha ko yung hubs. Hindi ko siya ginagamit pang align ng wheelset dahil hindi ko pa alam i-DIY yun. Plus, mas gusto ko rin dalhin dun sa mga shop na gumagamit ng spoke tension meter. Yung bonus naman, isang tool na highly recommended ko talaga. Kung pwede lang, baka number 1 ko pa to. Lalo na kung usapang padalasang magamit lang. Ang problema, medyo hindi pasok sa category natin. Hindi kasi siya bike specific. At pangalawa, medyo may kamahalan at kalakihan. Ang tinutukoy ko ay walang iba kung hindi ang electric blower. Napakaraming gamit nito. Unang-una, pantuyo ng bike. Walang kinalaman sa pagiging maselan yan. Pampadali lang ng trabaho. Sa kakuha rin niya yung mga singit-singit. Iwas kalawang rin yan mga ka-Anli kasi hindi matutuyuan yung mga components niya. Naipakita ko na rin ito sa bike detailing video, so check it out nyo na lang din yun. Marami pa siyang gamit na hindi bike related pero use your imagination na lang. Anyway, personal recommendation lang naman ito. At isa pa, nagmura na rin kasi dahil ang dami ng brands na nagsisulputan.
So yes, definitely check it out kung gusto nyong madagdagan yung tool collection nyo. Ngayon naman, dalawang saglit na pahabol lang. Una, balikan natin yung giveaway sa last video. Yung like goal na 150 likes, na-reach natin sa first day pa lang. Sobrang nagulat din ako. Of course, tuloy yun. But like I said dun sa comment ko, palipasin lang natin yung quarantine. Medyo uncomfortable kasi magpa-giveaway sa panahon na ito. At isa pa, madedelay din yung shipping niyan for sure. Pangalawa, pa-follow lang din sa bagong Instagram account natin. Link sa description below. Yun lang naman. Ako nga pala si Mark. Thanks for watching and until the next upgrade.